Lusot na sa Kongreso at Senado ang batas na nag-exempt na mapatawa ng 20% tax ang honoraria, allowance at iba pang benepisyo ng election workers. Pero sa patuloy na issue sa pagbubuwis sa honorarium sa panahon ng eleksyon, handa pa rin ba ang mga guro para magsilbi sa mga susunod na botohan? Alamin yan sa ulat ng aming correspondent, Stanley Gahete. Nagsilbi na sa nakaraang limang eleksyon ang grade 10 teacher na si Romaldo Gamilla bilang election supervisor kapag halalan. Mabigat ang 20% kasi sa dami ng naging trabaho ng BEI at ng mga DESO na sumobra kami sa 24 hours. Samantala, ang grade 3 teacher na si Remedios Perez pinili munang hindi magsilbi nitong nakaraang eleksyon para sa kaligtasan ngayong may pandemya. Yung pagdating ng 20% na tax ngayon, iba kasi malaki talaga ang nabawas. Nauna ng pinaliwanag ng Finance Department na ang isinusulong na tax exemption ay kontra sa prinsipyo ng train law para mas maging epektibo ang sistema ng pagbubuwis. We believe ito ay napadala na sa Malacanang for signature. Malaking aluan po ito no, sa ating mga guro at mga poll workers na nagsilbi noong nakaraang halalan. Malaking tutulong ito sa mga guro dahil sa mga tinatanggap nilang honoraria at saka mga allowances ay makakaroon sila ng mas buo na matatanggap. Pero ayon sa ilang mga guro, pinag-iisipan na nila kung magsisilbi pa uli sila sa mga susunod na eleksyon. Sagot ng Education Department, may iba pang mga paraan sakaling maraming guro ang hindi magsilbi sa mga susunod na eleksyon. Kung wala naman pong guro magpo-volunteer, marami po tayong pwede pang humalili ayon sa batas. Pwede po ang mga private school teachers, pwede po ang government employees. Stanley Gayete, CNN Philippines. Bigo.